Hello everyone, my name is Mariel and welcome to my channel. So, sa video ito, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng formula gamit ang Microsoft Excel. So, kung bago ka palang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating magamit at pwede nating matutunan. So, let's start! Ang una niyo pong makikitang paraan ay ang manual na pagta-type sa ating formula. Nakikita niyo po sa screen kung ano ang mga sitwasyon o problema na kailangan nating solusyonan. So, ang unang column ay ang addition, ikalawa ay ang subtraction, ikatatlo ay ang division, at ang ikaapat ay ang multiplication. Sa karaniwang pagsagot natin dyan, lalo na kapag gumagamit tayo ng calculator, ang una nating ginagawa ay itinatype ang unang figure. Halimbawa sa addition, so 123 plus 456, pagkatapos saka natin pipindutin ang equal sign. Sa Excel, hindi po ganon ang paraan ng paggawa ng formula. Paano po ang paraan ng paggawa ng formula sa Excel? Simulan po natin. Pindutin po natin itong cell A7 kung saan dito natin itatype ang formula. Sa Excel, sa paggawa ng formula, ang una nating pipindutin ay ang equal sign. Sa halip na itype natin ang 123, ang itatype po natin ay ang reference address at ang address po ng 123 ay A4. Pagkatapos ko pong itype ang cell A4, nakita nyo pong nag-highlight ang cell na yon. Tapos, i-click natin ang plus sign. Pagkatapos, itype natin ang A5. Kung itinype ko na po ang A5, color-coded po yan, nag-highlights din ang A5. Pagkatapos, saka natin pindutin ang enter. Makikita nyo na po ngayon ang sagot. Ang nakikita nyo dito sa ating screen ay 579. Pero dito sa formula bar, ang nakalagay ay A4 plus A5. Ngayon naman, ang gagawin natin ay ang subtraction. Pindutin lang natin itong cell C7. Pagkatapos, itype uli natin ang equal sign. Pagkatapos, itatype din natin ang C4. At dahil ito ay subtraction, ang pipiliin natin ay minus sign. Then, itype natin ang C5 na 455. At pindutin natin ang enter at ang lumitaw na sagot ay negative 32. Sapagkat, mas malaki nga naman ang 455 kaysa sa 123. Ang susunod naman nating example ay ang division. Pipindutin ulit natin itong equal sign, pagkatapos itatype natin ang E4. Ang symbol ng division ay slash. Pagkatapos, itatype din natin ang E5. So, 4 divided by 2 is equal to 2. Ngayon, dito naman tayo sa multiplication. I-click natin ang G7. Then, click natin ang equal sign, then itatype din natin ang G4. Ang symbol naman ng multiplication ay asterisk. Yan ay nasa shift 8. Yan po ang sign or symbol ng multiplication. Pagkatapos, itatype natin ang G5. At pindutin natin ang control enter. Napansin niyo po ba na hindi lumipat ang cell sapagkat ang pinindot ko po ay control enter. Kaya kung gusto nyo pong manatili sa cell address at huwag lumipat, kailangan nyo pong pindutin ang control enter. So yan po ang isa sa paraan ng paggamit o paggawa ng formula sa Excel. Manual po natin itong tinatype. Meron pong mas magaang paraan dyan. At yun naman ang kasunod nating example. Dito tayo sa referencing. I-click po ulit natin ang cell A7. Kanina, tinype po natin ang manual address. Ngayon, ang ituturo ko naman po sa inyo ay ang mas magaan na paraan. So, bali sa paggawa ng formula ay wala pong ibang paraan kundi pipindutin o i-click lang po natin lagi
ang equal sign. Pagkatapos, halip na itatype natin ang A4, i-click natin mismo ang cell na A4. Nung na-click ko na po ang cell A4, automatic itinype sa formula ni Excel ang A4. Pagkatapos, pindutin ulit natin itong plus sign at i-click natin ang kasunod na cell na A5. At pagkatapos, pindutin natin ang Control Enter. So ayan po ang lumitaw na sagot. Mas madali ito kumpara po sa ginawa natin pagta-type kanina sa manual. Dito naman tayo sa subtraction. Pindutin ulit natin ang equal sign. Click natin itong cell C4. And then, pindutin natin itong minus sign. Tapos, i-click natin ang cell C5. Then, pindutin ang Control Enter. Ganun ulit ang gagawin natin sa division. So, pindutin ulit natin ang equal sign. Pagkatapos, i-click natin itong E4. Then, slash ang sign po ng division. Tapos, i-click natin ang kasunod na cell. And then, press Control Enter. So, nandito na po tayo sa multiplication. So, i-click ulit natin itong equal sign. Then, click natin ang cell G4. And then, pindutin natin ang asterisk. Pagkatapos, pindutin natin itong 0. And then, Control Enter. So, mas madali po ang referencing dahil kung babaguhin po natin ang alinman sa figure na nakikita natin sa screen, automatic magbabago agad ang sagot natin. Halimbawa, dito tayo sa multiplication. Ginawa ko itong 10 at ito naman ay ginawa kong 13. Pag pinindot ko po itong enter, automatic nagbabago po yung sagot. Yan po ang advantage ng paggamit ng formula instead sa paggamit ng karaniwang calculator. Hindi na natin kailangan pang baguhin lahat ng ating itinatype, kundi kung ano lamang ang dapat nating baguhin. Ang tawag din po diyan ay dynamic formula. Ang kasunod po nating gagawin ay ang paggawa ng formula sa pamamagitan ng formula bar. Ito ay ang ikatlong paraan sa paggawa ng formula. Una, i-click natin ang cell kung saan natin ilalagay ang sagot. Halimbawa, ilipat natin ang sagot dito sa bandang cell A10. Pero ang kukunin nating figures ay ang nakalagay sa cell A4 at cell A5. Para di tayong malito, lagyan natin ng border. So unahin po natin itong addition. Sa formula bar, ilalagay ko rin ang equal sign. Nakita nyo, nagkaroon din ng equal sign sa cell A10. Pagkatapos, pipindutin ko ang cell A4. And then, click natin itong plus sign, then cell A5, and then hit enter. So kung nakikita nyo, kahit saan po natin ilagay ang formula, makukuha natin ang tamang sagot sapagkat ang ginagawa ni Excel, nire-reference lang niya kung ano ang dapat niyang kunin niyang figures. So, puntahan naman natin itong subtraction. I-click natin itong cell kung saan doon natin ilalagay ang ating sagot. Pagkatapos, i-click natin itong formula bar, equal sign, and then click natin itong cell C4. Then, minus sign, pagkatapos, cell C5, at Control Enter. Ang kasunod naman ay ang division. Siguro po ay nakukuha nyo na po ang paraan. I-click po natin itong formula bar, and then equal sign. Pagkatapos, i-click natin itong E4, then slash, at i-click natin ang E5, then Control Enter. At ang panghuli nating example ay ang multiplication. I-click natin ang cell G10, then bumalik tayo sa formula bar. Equal sign, then click natin itong G4, then type natin asterisk. Pagkatapos, i-click natin itong G5 at Control Enter.
So, kayo na po ang bahala kung alinmang method ang pipilian po ninyo. Pero sa karaniwan at ang pinakamagaan nitong gamitin ay ang referencing, dahil sa kung saan tayo magta-type, doon actual na lilitaw ang ating sagot. So, dito na lang po nagtatapos ang ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!